That time guys, back to you sa kusina ni Meryl. Magluluto tayo ng ating hapunan. Yung tamang-tama lang sa atin kasi napapanood ko lahat ang aking mga nakikirang leftover na nilalagay ko sa fridge ay naitatapon ko lang. Kasi kumisan din na masarap. Hindi ba rin sana kung adobo kaya sinigang habang tumatagal ay sumasarap. Pero pag nilaga o kaya tinola o yung mayroong tinatawag na chicken with palaya. Isang kain mo lang kinabukasan, hindi na maganda ang magiging lasa niya. So guys, itong ginawa natin. Naglalagay lang tayo ng 3 pieces ng chicken. Ayan, may tayong 3 pieces ng chicken. Tapos meron tayong mga natirang mga gulay guys. Ito, dapat sana ilagay ko itong spinach lang. Since I still have one piece of bitter melon. Ang napakamahal ng bitter melon dito. Tsaka saan ko pa ba nung gagamitin yan? Yeah, alam naman tayo ng paggagamitan na yan. So, hindi naman ako magluluto ng pinakbit. So, sabi ko, why not pagsamahin ko na yan sa tinola o kaya sa chicken ko ng palaya. Siyempre, yung pinaka-main gamit mo kung kaya nagkikisa, meron tayong Roma tomato, meron tayong onion, garlic, meron tayong ginger, tsaka yung serrano sine. Yan ang ating mga sangkap sa gagamitin sa paggigisa. At ang gagamitin naman natin pang alat at pang dagdag sa sabaw panlasa guys ay itong Nor Caldo de Pollo ay chicken buyon. Ito yung ginagamit natin pinaka Nor sa Pilipinas o ang ginagamit ata ngayon ay yung Magic Syrup na. So yung syrup using Magic Syrup since I'm not buying that Magic Syrup here. So I'm just using this Nor chicken buyon. I'm not using bechin. I'm just using the natural. Kasi alam mo naman tayo, mayroon tayong mga tinatawag na maintenance na kaya hindi na natin kaya pa yung maraming mga sangkap na ganyan na nilalagay. So ito guys, okay naman na. So ang gagawin natin guys, ayan, pin-repair muna natin as usual. We're doing it on instant ways of cooking para doon sa mga on-the-go, madali lang ito makikita nyo upang mabilis nyo maihanda ang inyong gustong iluto o kainin sa inyong hapunan kung ayaw nyo pumunta sa restaurant. Diba, ayaw nyo mag-order doon sa Grubhub o sa Uber Eat. But since ito ang ating con guys, we just prefer something that is good for me. Okay, kung meron man leftover, baka medyo kakainin natin mamaya bago tayo matulog kung tayo ginugutom. Pero most likely hindi na. Dahil pag nakain tayo ng gamot, hindi na tayo kumakain pa. So guys, ayan, nakahanda na. So what we're going to do is just go to the kitchen to my stove at umpisahan ko na ang pagigisa at pagluluto ang aking instant chicken tinola con ampalaya. Yan, bago kong menu guys, chicken tinola with ampalaya. Okay guys, I'll see you and thank you for staying with me and thank you for watching this menu. It's up to you guys kung gusto nyo i-modify ito. Yung sa akin is just simplest way of cooking this one menu. Okay guys, I see you. Ayan guys, ipag-programin natin, pinarito natin ang pancake chicken. Order na ilaga na natin yan. Gagawin natin, pinarito natin para mag-brown siya. At saka natin makakamin sa akin din ang pancake siya para hindi naman na masyado na malangsang pagiging lasa niya. Ayan guys, ayan. Pinarito natin, pag-programin siya ng konti, pag-babalik pa din natin. So hindi ko napag-ito kung ikaw, baka kumakalim, matigang sipan. Okay, so yung sinasangkot na ko na yung aking gagamitin doon yung bawang, sibuyas, yung luya at kasama na itong kamatis. Medyo iluluto lang natin sa kamatis para maibasa natin. So tinanggal ko muna guys yung ating chicken para huwag masyadong masurok. Ito nilagay ko na sa doon sa may pinagragaan niya dahil mamaya ay natin ilalagay. So ang gagawin natin guys, tatakpan natin ng konti itong kawali para madaling maluto itong kamatis pati imamas natin niya. Okay? Guys, sinama na natin yung chicken. Ayun, hinahalo natin para sumama yung lasa ng ating pinag-isa. Ang gagawin natin ngayon guys ay lalagyan natin ito ng pinaka-sabaw niya para sa kanaking tatakpan. At ay lalagyan din natin yung pinakaw natin chicken buyon. Hindi na tayo gumamit ng pisto o patis na para huwag masyadong mahalag. So, dito yung chicken buyon ay mahalag na ito guys. May duwar na ito ng konti. Ayan, salt para makaiwas tayo sa pinatawag ng hard chocolate. Okay?
Okay guys, sandali lang, hindi ko naman kita tulagin natin sa yung sabaw niya. Ngayon guys, tinagay na natin sabaw at tinagay na rin natin ng Serrano Chili. Tatakpan natin ng mga 2 minuto guys or 2.5 minutes para kumapit yung lasa to sa chicken. Then maya-maya ilagay natin yung other ingredients o sangkap yung mga gulay natin. Saka natin itatakpan ulit. Guys, ganoon lang kabilis. Kailang sandali lang, in less than 10 minutes or so, or maybe 10 minutes or a little bit more, meron kayong instant chicken ampalaya tinola. Ayan, pinagsama-sama na natin. O, sige guys, sandali lang. Tatakpan na ulit natin. Ayan guys, nilagay na natin yung ampalaya. Tatakpan natin ng for 1 minute. Then after that, ilalagay natin yung ating spinach. Ang pinakadaan naman natin guys. Kaya ito tinawag natin chicken tinola. Kawan ng palaya. Yan. Guys, titignan natin mamaya yan after 1 minute. Kung ang kanyang lasa ay tama na, kung alat o medyo matabang. Pero it's okay lang guys, kung medyo matabang, pwede mo natin i-adjust na yan. Hindi natin dating yun ng alat dahil hindi kaya. Pwede naman na tayo gumawa na sa rin natin sausawan pag tayo ay kumakain na. Pero kung maalat naman guys, tingnan natin, tatanggalan natin ang konti alat. Hindi naman natin masyadong dadamihan ang pinakasabaw niya dahil mawala na pinakasustansya niya. Kaya ang ginagawa natin guys, pagdalas konti, paunti-unti na paglalagay natin ng pinakapandasa. Okay guys, sigurit lang at tatakpan natin. Guys, ayan. Ilagay na natin yung ating spinach. So ang gagawin natin na yung nailagay natin yung spinach ay tatakpan na natin at i-off na rin natin yung kala para hindi naman makubad-kubad yung spinach natin guys. So yan guys, thank you for watching at maya-maya lang kakain na tayo. I'm just inviting each and every one of you who want to join me dito sa ating lunch para makapan nyo itong ating chicken tinola with ampalaya. Guys, thank you for watching. As usual, maraming salamat. I'm just inviting you again to watch this on Premiere. Sa Premiere, hindi lang ito ang inyong makikita. Meron tayong memory lane doon. Ang pagbabalik natin sa kahapon sa pamamagitan ng pag-awit ng mga lumang awitin na minsan ay nangkaroon ng kaugnayan sa ating nakaraan. Binabalikan natin ang awitin, subalit iniiwan natin kung anong kasaysayan na iyan sa panahon ngayon. Yun ang isang kasama ng ating live streaming. At kasama na itong mga streamers na binababasa natin doon. So guys, if you want to meet and be a part of this live streaming presentation, you will be able to meet our original, legit, organic, and solid friends guys. Very supportive sila. Hindi sila selective. Okay, I'll see you later. Thank you. God bless. Bye-bye.